Hebrews 10:25, mga kapatid. Tumayo po tayo, mga minamahal. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as we see the day approaching. Ang ating pong una pong topic, mga kapatid, ang ating pong ituturo po na yung katuruan po ngayong hapon na ito ay ang pagdalo sa pananambahan. Okay po? Pero ang pag-ausapan po natin, ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang Kristiyano po, mga kapatid, ay ang matapat na pagdadalo sa pagtitipon ng iglesia. Ito po ang ating pong church. Ayan, sinabi ko, ang kahalagahan ng pagdalo sa pagtitipon ng pagsamba, mga kapatid. Ito po pinag-aaralan po natin ngayon, mga minamahal, at maituturo po natin sa iba, lalo na po sa mga bago po. Bakit ba kailangan magpunta? Tapos ang ating pong mga matatagal na po, katulad ko po, paano natin maituturo sa iba na bakit tayo nagpupunta ng iglesia? Bakit tayo nagpupunta ng church? Bakit tayo, yun nga po, meron pong COVID-19 o may mga sadyang protocol ang ating pong gobyerno. Pero bakit pinipilit pa rin po natin magpunta po sa pananambahan? Yun po ang pinaka iisipin po natin at pinakamaituturo po natin sa iba. Ang kahalagahan ng pagdalon sa pagtitipon ng pagsamba, ang hindi matatawarang halimbawa sa lumang tipan na pagtitipon ng mga Hudyo sa araw ng mga Sabat, maging ang mga hayop ay pinahihinto kapag araw ng Sabat. Buksan po natin ang Exodus chapter 20. Buwin na po natin verses 8 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 9. 6 days shall thou labor and do all thy work. 10. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. So lahat, mga kapatid, sa badang po tayo sa Old Testament, ang sinabi po dito, lahat titigil. So wala talagang magtatrabaho. Wala talagang kikilos. Kahit nga po hayop eh. So, mga kapatid, ang una pong, ang gusto ko pong maintindihan po natin sa Old Testament, ay sadyang napakalaga po sa Hudyo. Nauti mo, lahat ng nagtatrabaho o nag-aararo, hindi pa pwedeng kumilos o magtrabaho. Ganun po siya ka. Kasi sinabi po dito, remember the Sabbath day. Pag sinabi niyo pong Sabbath, mga kapatid, it is the seventh day. Ano po ba ang seventh day? Saturday. Okay po? So, ito pong pinag-aaralan po natin sa Old Testament, sa Israel, napakahalaga po dito sa Exodus, dito po sa sinabi po sa Israel. Letter B, Sister Ezra. Ang sabi po dito sa letter B, ang hindi pagsunod sa utusan ng Sabbath ay may parusa. Basahin po natin Numbers 15, verses 32 to 36. And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. Sabi po dyan. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron and unto all the congregation. And they put him in a ward because it was not declared what should be done to him. Ang sabi po dito sa susunod po. And the Lord said unto Moses, the man shall be surely put to death, and all the congregations shall stone him with stones without the camp. 36. And all the congregation brought him without the camp and stoned him with stones, and he died, as the Lord commanded Moses. So nakita niyo, mga kapatid, yung parusa nung panahon po na yun. Dito po sa Old Testament, napakahalaga po na sumunod sila sa Sabat. Ito po, nahuli po sila, nagpipick up ng sticks, nagtatrabaho pa rin. So, na-stoned to death. Imagine niyo, mga kapatid, kung ngayon po yan. Imagine niyo po na kapag hindi ka nag-church, patay ka, mga kapatid. Gusto niyo ba yun? Pero masalamat tayo, mga kapatid, dahil yung pinag-uusapan po natin, ito pong sa Israel.
Hindi po to, mamaya pag-usapan po natin ha, pero hindi po natin to gagawin. Kasi pag ito po ay gagawin ng church, malamang wala na nandito sa church. Basahin po natin yung unang binasa po natin mga kapatid. Palit po tayo sa Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. So, ang pagtitipon ng mga Kristiyano ay pinag-uutos na huwag pababayaan, mga kapatid. Daluhan at mag-aralan sa isa't isa. So, ito po yung ginagawa po natin ngayon, pinaka-main ano po natin na bakit ba tayo nagpupunta? Not forsaking. Sabi po dito, di ba, not forsaking the assembling of ourselves together. So, dun sa Old Testament, mga kapatid, pag hindi ka pumupunta, papatayin ka. Pero dito sa Old Testament, binibigyan tayo ng warning lang, at actually, hindi siya warning, encouragement na magsama-sama tayo, do not forsake the assembly. Of our, yung pagsasama-sama po natin. Nakikita niyo po yung diferensya. Kaya mapag-aaralan niyo po yung atin pong kalagayan po bilang Kristiyano po ngayon na malayo na kumpara po sa sitwasyon po ng Israel, malayo. Pero bakit nagagawa pa po natin na hindi mag-church? Diba po? Yan ang gusto ko mapag-isipan po natin. Kasi syempre, pinag-aaralan po natin to, pero maganda manamnam rin po natin, bakit ba napakalaga na magpunta sa pagsasamba na katulad po nito. Next, Proverbs 28:9. Yan, titingin na lang po ako dito. Proverbs 28:9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. So mga kapatid, hindi man tayo mapapatay pag di tayo nagpupunta ng church. Pero syempre, so pag pananambahan po na ito, tayo po ay nakakapakinig po ng salita ng Diyos, magpapalakasan, at tayo po ay mag-grow. Pero po, ang sabi po dito, kapag tayo po ay, kapag tayo po ay hindi lumalayo ang ating tenga po sa salita po ng Diyos, ibig sabihin, nawawala ka na, ang iyong panalangin ay magiging baliwala na rin. Kasuklam-suklam po. Sa pagsamba, naipapangaral ang mga batas ng Diyos ayon sa kasulatan ng tao na inilalayo ang kanyang tenga sa pakinginig ng batas ng Diyos, ay kahit ang kanyang panalangin ay magiging kasuklam-suklam. Ayan po. So, yan mga kapatid, ang medyo mabigat po talaga. Kasi kung malayo tayo sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi, kahit ang ating pong panalangin ay magiging baliwala, magiging kasuklam-suklam. Yung binasa po natin last Thursday, di ba, sa Proverbs 4, dadagdag ko lang po to, Proverbs 4:20-21, sabi, di ba, my son, incline your ear. So, ang gusto po ng Panginoon, talagang itutok mo yung tenga mo sa salita po ng Diyos. Ganun rin naman ito. Mas maano nga ito, kasuklam-suklam, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So, ituturo niyo po yan kasi sa mga matatagal, ituturo niyo po yan sa mga dinidisciple niyo. Kasi, kaya nga po, Sunday Discipleship Program. Para lang sa ganun po, ang bawat isa po, madidisciple mo yung lumalago pa na talagang makakita niya yung kahalagahan po ng pananamba. Amen po ba? Okay po. Ang tamang araw, second part po daw na ang kahalagahan ng pagdalos sa pagtitipon ng pagsamba. Okay po. Pangalawa, ang tamang araw ng pagsamba ng iglesia. Meron po tayo, ito ay hindi ang araw ng Sabat, sasabihin ko na lang po. At ang Panginoong... Ang araw ng Sabat. Opo, ito ay hindi ang araw ng Sabat, sorry. Susunod po dyan, ito ay ang unang araw ng Sanlinggo o Linggo. Pero maya, magpo-focus po muna tayo dyan mga kapatid. Basahin ko lang po yung nandito po. Ang araw ng Sabat ay binigay ng Diyos sa kautusan sa lumang tipan, hindi patungkol sa pagsamba ng iglesia.
wala po itong kinalaman po sa atin. Kaya nga po, hindi po tayo nag-offering ng yung ginagawa po nila, tapos hindi tayo mamamatay pag hindi tayo nag-church. At kung ano pang ginagawa po ng nung panahon po ng Lumang Tipan. Sapagkat wala pa ang iglesia ng Panginoong Hesukristo noon. Ito'y binigay ng Diyos sa Israel para sa mga sumusunod. Ang una, Exodus 31:15, pagpapahinga. Basahin po natin Exodus 31:15. Hindi ko nilagay dyan mga kapatid eh. Pero mapapakita naman dyan sa Exodus 31:15. Okay po. Exodus 31:15. Pagpapahinga. Ito po sa Israel po. Andiyan na po kayo mga kapatid. 6 days may work be done. But in the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely put to death. Pero napag-usapan na po natin ang minemain natin, ang minemain natin dito mga kapatid, o pinaka-importante po dito is yung is the Sabbath of rest. Pagpapahinga. Okay po? Pangalawa, pagpapaalala ng Diyos ang nagpapabanal sa Israel. Sa ano po to ha? Sa Lumang Tipan. Sa Ezekiel 20:12. Okay po. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Sino ba ang kausap po dito? Israel. Kung babasahin niyo po yung buong chapter, ito po ay patungkol sa Israel. So, dito pa lang po, makikita po natin, it's a sign between God and Israel. Wala po ang church po dito. Amen po ba? Mga kapatid, kasi iba po na samahan, eh, ginagamit po. Tama po ba sa ano? Ginagamit. Ay, hindi pala to. May ibang ginagamit na kaya nila ginagawa yung pang-Sabat. Okay po? So, yan po yung pangalawa. Letter C. Palatandaan o sign na pakikitipan ng Diyos sa Israel. Ito po yung talagang magiging napapakita po sa atin na talagang para sa Israel na po ito. Okay po? Exodus 31. Okay? Exodus 31. Speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep. For it is a sign, yan na naman po ah, it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Sabi po dito, a sign between Jehovah and Israel, or between God and Israel. Amen po, mga kapatid? O 17, meron pa dito, di ba? Sinabi rin dito. 17, mabasahin niyo po. It is a sign between me and the children of Israel. Napaka-specific po na ito, ha? Between me and the children of Israel forever. Okay po? For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. So yun po yung maituturo niyo po, mga kapatid, para po maintindihan lang po ng tinuturuan po natin o kaya sa mga bago po na ito po ay dito lang po natin binabase po kung gano'ng kahalaga po sa Panginoon ang pag-worship. Eh lalo na po ito, meron po silang kasunduan ng Israel. So saan po tayo papasok po dito? Ito po yung letter D. Siguro dito rin po papasok tayo. Paglalarawan o anino ng darating na Panginoong Jesus. Sa Hebrews 10:1, okay po, Hebrews 10:1, ayan, yun na lang. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of things, can never with those sacrifices, which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect. For the law, having a shadow of good things to come, pinapaliwanag po dyan, mga kapatid, ng Lumang Tipan
ay pinapakita lang o parang symbolism lang na yung darating na tagapagligtas. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Colossians 2, verse 17. Okay pa ba kayo dyan, mga kapatid? Okay. Hindi naman ako pwede lagi mag-joke-joke dito, di ba? Nagtuturo po ako. Colossians 2, 17. Okay po. Ayan. Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So, patungkol sa Panginoong Hesukristo. Sunod dyan, Sister Ezra. Thank you, Sister Ezra. Maganda rin. Ayan. Ayos ba? Ang Panginoong Jesus ang ating, okay, buti na tinanong kay Pastor to kanina, ang ating kapahingahan. Matthew 11:28. Ayan. Okay po. Matthew 11:28. Siguro, basahin niyo po lang sabay-sabay mga kapatid para magising-gising po kayo. Matthew 11:28-29. Buwi na natin. Matthew 28. Okay. Nasaan na ba ako? Matthew chapter 11. So, Matthew chapter 11, tapos from verse 28, Sister Ezra, sorry. Okay? 11:28. Sorry, Sister Ezra. Okay po. Sabi po dito, basahin niyo po mga kapatid, sabay-sabay. So dalawang rest po yan, mga kapatid, ha? And 30. So mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay kapahingahan. So katulad po kanina, sinasabi po sa Old Testament, kapahingahan ng Sabbath. Ito na po, naglalarawan na po, nilalarawan na po ang Panginoong Hesukristo. Siya na po mismo yung kapahingahan, mga kapatid. Kasi, believing yung mga yung ulong magtipan, ang pinaniniwalaan nila, yung kanilang darating na tagapagligtas. Ngayon naman po, sa New Testament, believing on our Lord Jesus Christ was a resurrected Savior. Okay po, mga kapatid? Matthew 12:8, kung babasahin din po na, dinagdag ko lang po, ang sabi po dyan, basahin na po natin, baka magkamali ako. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Ganon din po yung Mark 2:27-28. Okay lang po. Mark 2. And He said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Ang Panginoon Jesucristo po nagsasalita. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So yan po yung pinaka-authority po talaga ng ating po Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kabanalan, binasa rin po natin kanina, Hebrews, balik po tayo sa Hebrews chapter 10, 12. 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Hindi lang dyan. 14. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Hindi lang yan. Sa 19, mga kapatid. Sa 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Kabanalan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pangatlo, tagapamagitan ng bagong tipan ng Diyos sa tao. Hebrews chapter 8, verse 6. But now had he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. He is the mediator. Siya po yung tagapamagitan natin at ang Diyos. Okay po? Ng Diyos at sa tao. Sa 9:15 din po,
9:50 para kasi maganda mag-uwan yung po. Meron naman pong may po-post po sa ating pong page yung ito pong PowerPoint. So 9:15, nandito po 9:15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Ayan po mga kapatid, ang Panginoon natin. Okay po? Letter B. Ito ay ang unang araw ng Sanlinggo o Linggo. Acts 20, mga kapatid. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until the midnight. 1 Corinthians, wait lang, explain ko lang yung Acts 27. Ang kanina ko, 7th day, Saturday, Sabbath. Pero ngayon po, first day. Dati akala ko, first day po, Pastor, Monday. Pero, hindi pala, Sunday. Sa kalendaryo yan. Ang nga po, talagang ano ko specific sa kalendaryo. Akala ko, first day, Monday. Yung pala, Sunday. So, ngayon pala ang sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, na ang ating pong pagtitipot po ay nagpo-focus po sa first day. Ngayon, malalaman nyo ito, binasa na po natin. Si Paul nagturo sa church, first day. Ito ay araw ng Linggo sa Troas, nakasabi dito. Araw ng Linggo ng iglesia sa Troas ay nagtipon at naghati-hati ng tinapay. Okay po, Brother Elijah? Okay po. Kaya mo yan, kapatid. Kaya niyan. Matatapos na ako. Matatapos na ako, mga kapatid. Po. Encouragement niya. Kaya mo yan, kapatid. Ano yan eh? Flesh yan, flesh. Kay Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Binanggit po yan yung kung nabasa niya po agad yung Mary Magdalene, alam na po yan kung saan papunta yan. Ito po ang linggo, ang araw ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun din po yung Luke 24:1. Kailangan natin mabasa mga kapatid. Luke 24:1. Okay po? Luke 24:1. Amen? Okay po? Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. So, mga kapatid, Linggo ang araw na ang ating pong Panginoon ay nabuhay muli. Resurrected Savior. Kaya po, ang focus po natin sa pagdalang pananambahan ay first day of the week. Bakit? Bakit Linggo kayo nagpupunta? Pero sa panahon po na ngayon, lahat naman nagpupunta ng Linggo kahit sa ibang assembly. Pero magandang maituro lang po natin bakit sa mga tinuturuan po natin, bakit nga ba mahalaga na pumunta ng Linggo? Second to the last, Revelation 1:10. Ang sabi dito, teka na, baka magkamali ako. And I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. I was in the Spirit on the Lord's day. Ayon sa maraming kasulatan na mga kilalang sinaunang mananampalataya ng Panginoong Jesus, ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo ay siya rin naman araw na tinatawag na araw na Panginoon. Ang araw na ito ay ang araw ng Linggo. Dito sila ay nagtitipon-tipon at sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Oh, it is really biblical that we gather on Sunday. Isang tour. Kaya nung araw, kung nakalala nyo, isa sa mga marka na pinag-usapan natin yan ang aral at mga gawain ng Iglesia ay ayon lamang sa Biblia. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi biblical yung ginagawa natin. Bakit tayo nagsasabi, Pastor Kermit, kailangan, di ba pwedeng wag na lang muna? Padala ko na lang yung offering ko. Oo, maganda yung offering, pero ang mas mahalaga
hindi tayo magkasama-sama. Ngayon, siyempre, may mga ganitong bagay. Nangyari na naman ito ulit. Nagkaroon ng Spanish flu, nagkaroon ng bubonic plague. Hindi naman nila hinarap na sama-sama yung sakit eh. Ano kaya may mga nag-iingat, naantay natin na mag-vaccinated ang lahat, at gumaling ang iba. So, ayun, may kanina may kausap ako sa likod. May member tayo na bata na meron sakit, ano, si na at pinipipray natin na maging okay din sila. Sila Sister Lillian kaya hindi nakapunta ngayon. Si Brother Alfred may sakit kaya. Kasi nag-usap kami, they should be going here. So, Brother Alfred, pagaling ka. At we'll be praying for the whole Boticario family. Yan. And soon, makakasama ng mali natin sila. Amen? Galing Taguig, galing Pasig, galing pa sa kung saan-saan. Magtitipon-tipon tayo muli. Sama-sama dito.